Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dindo. Alas 10 kaninang umaga na mataan ito sa layong 1,005 kilometers east-northeast ng Itbayat sa Batanes. Sa ngayon, nananatili ito sa kategoryang typhoon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 160 kilometers kada oras at bugsong papalo naman sa 195 kilometers a bawat oras. Mabagal pa rin itong kumikilos sa direksyong southwest sa bilis naman na 7 kilometers per hour. Sa mga nagtatanong naman, bakit ba mistulang naging paatras yung pagkilos ng bagyo? Kahapon po kasi isa pang bagyo yung nasa silangan ni Dindo. Dahilan naman para maitulak ito, papasok dito sa ating bansa. Ang bagyong Dindo, inaasahang hindi naman tatama sa alinmang bahagi ng ating bansa at lalabas din ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado ng gabi. Bukod naman dito sa bagyo, binabantayan pa rin natin ang isang weather system. Ito po yung hanging habagat. Dominante yan sa may western section nito nga sa Southern Luzon pati na rin sa may western Visayas. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa probinsya ng Zambales, Bataan, Palawan hanggang sa may rehiyon nitong western Visayas. Sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi nitong ating bansa, inaasahan natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Generally, fair weather condition po yan. Pero posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, kaya naman huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises! Sa puntong ito, alamin naman natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon sa Metro Manila, ang temperaturang posibleng maranasan pagitan ng 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Bahagyang mas mataas naman yung temperaturang posibleng maranasan sa Tuguegarao between 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Lawag hanggang sa may Olonga po kung saan inaasahan yung mga pag-ulan, ang temperatura nasa pagitan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi ng Visayas dahil nga generally fair weather condition, inaasahan yung bahagyang mataas na temperatura, pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa may Mindanao naman, inaasahan din natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin yung temperatura, bahagyang mataas din, kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. Sa Cagayan de Oro, Metro Davao at sa Zamboanga, posible pong umabot yung temperatura sa 34 degrees Celsius sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio. Magandang hapon po sa inyong lahat.